60 by 120 yung ilalagay natin dito. Ayan, ito na yung magiging poste niya. Good morning. Basta welcome back kung ulit dito sa ating channel. Saturday tayo ngayon. Ayan, payday. Bago tayo umalis, update muna tayo dito sa project dito sa farm ni Mrs. Bahay Kubo steel frame. Ayan o. Unti-unti na po siyang babalangkas yung kanyang structure. Puro po ano yan, bakal. Tubular ang ginamit po namin dito. Tapos sinasinta na rin ni adobe yung doon sa likod. Abali magiging ano po doon, firewall na doon. Makadikit na po yung ating bahay kubo doon. Apat na sila ngayon dito. Tapos na sila kay Pani Mike, si Deng tsaka si adobe. Accurate kaya yung level nyo na yan, kalita. Ganun tayo yung mahaba dyan ah. Ito yung mahaba oh. Ito yung mga ganun dyan sa kalita yung Stanley pa yan. Oh yan. Tignan mo kung accurate. Parehas. Oh yun, gamitin nyo mas mahaba. Pagka maliit lang yung ginagawa nyo, pwede yung maliit na yan. Eight, six, 14 feet. Tapos dito 8 plus 8, 16 feet. 14 by 16 feet yan yun. Kung size square foot, compute nga natin size square foot. 14 by 16 multiply natin square foot. 14 times 16, 224 square foot. Ayan, square foot po, hindi square meter, square foot. If square meter, siguro at least mga, sabihin na natin ano, 3.8 by, sabihin na natin 5 times 5 equals 19 square meter. 10 feet, tapos tama ba? Ulitin natin. 8 feet, 2.4 2.4 plus 1.8 2.4 plus 1.8 equals 4.2 4.2 pala to. Tapos 2.4 times 2 4.8 times 4.2 equals nasa ano po siya pala, nasa 20, nasa 20.16 square meter po yan total floor area nitong bahay ko po na project ni Mrs. Baka po dito ano, dito tayo, dito yung magiging natin pinaka guest room. If ever na meron tayong bisita rito na gusto mag overnight, nalagyan natin ng bed doon, at least mga 2 bed, double bed. If popol sila, pwede sila dyan. Mas pwede rin naman dito sa ano, sa labas, pwede. Para pag kami bisita tayo, pwede po silang ano, overnight dito, if ever. Tapos doon, gagawa pa tayo ng iba doon. Konti-unti lang muna. So, dahan muna tayo dito sa Arayat bago tayo pumunta ng San Simon Project. Saturday tayo ngayon, so payday. Halos sa half day lang naman po yung mga tropa ngayon. Tara. Basta tayo. Ayan, nandito na tayo. Mga boss dito sa Arayat Project.
Saglit lang naman po tayo dito, silipin lang natin, tapos tingnan natin yung mga kailangan ibilin. So tapos diretso na tayo sa San Simon. Sa Tarlac pala, magpo-pull out po ngayon doon si Bayo po, nagpunta dala yung sakyan natin sa si Hero, yung mga gamit natin. Tapos may maiwan pa po doon na tao na magbabantay muna doon sa mga unit, dahil nga hindi pa naka-apply o hindi pa nakakabit yung mga metro ng tubig, metro ng kuryente. So hindi pa tayo makakapag-turnover doon ng final turnover. Pagka po naayos na lahat yun, so doon natin i-turnover yung project sa Tarlac. Shoutout kay Kuya Sir Basti tsaka kay Ate May. Shoutout din kay Kuya Ray Esteban tsaka kay Ate Joy ng California from Olongapo City. Ayan, so ano, tingnan natin kung ano yung mga kailangan pa nilang materials na kailangan bilhin. Ayan, ito po sina to dito sa may harapan. Dalawa po yan. Tapos meron pa rin dito sa gitna, dito sa may kanyang gate, pinaka-gate. Ayan. Kasintada pa dito, tapos angat pa po siya hanggang doon sa taas. Siguro at least mga 1 meter yata yun dito hanggang doon. Moments later. Ayan na, nandito na po tayo, San Simon Project. San Simon. Dito tayo sa ano, dumaan dito sa may dike. Traffic po kasi dito sa may ano, sa may highway, yung mga ginagawang kalsada. Ayan o. Ayan o, ambas sa paalos sa pakompleto na yung polycarbonate sa taas, kaya lang kulang. Kulang yung ano, kulang po yung polycarbonate na nabili pa namin. Siguro mga isang rolyo pa. Alas kumain pala ng apat na rolyo na eh. Apat sa taas, apat na rolyo pala sa taas. Yung kasi pinagputulan, hindi na po pwedeng gamitin. Ayaw pa gamit dahil ano, dudugtong siya, alanganin. So baka magkaproblema pa yun pagka sa dugtongan, magkalik. Ang ganda niya. Ngayon nagkabubong, gumanda po siya. Dahil lumilinis na. Nilinis na siya. Ganda niya, parit tayo sa taas. Sino natin yung mga kailangan pang gawin. Marilis na pala dito sa garden. Garden area. Ano na lang po to? Landscape. Ito pong hagdanan, pinipinis na. Ayan, alternate muna tayo. Ayan o, for finishing. Kalahati lang. Okay. Ah, ito, finish na to. Finish na po to. Okay, tayo sa roof deck. Silipin natin yung bubong. Ayan ah. Ito po yung mainit. Tapos yung polycarbonate. So dito, hindi na po siya ganun kainit. Ayan ah.
Medyo pumresko na po siya. Siyempre, polycarbonate po yun. Hindi naman po ano yan, totally shade yung area. Tulad yan. Ito yung mainit. Tapos ito na yung na-shade na yung poly. Presko naman po siya. Hindi na po siya ganoon kainit. Di tulad ng walang bubong. Tapos sa ulan. So, protected na po siya sa ulan. Tapos meron pa rin po. Meron pa po tayo lalagay na andyan. Ilaw, siyempre ilaw. Kailangan ng ilaw to. Meron sa ilaw. Ilaw dito. So, doon. Tatlong span siguro yung mga ilaw natin dito. Napakatigas po nito, napakakunat. Kahit baltotin mo, hindi basta-basta mapuputol. Pero napakamahal naman. Ang price po nito is 1,650 per meter. Napakakunat niya. Yung kapal niya. Kunat. Kunyat. Ten years quality. Polycarbonate solid sheet. Mas maganda po ito kumpara dun sa hollow, yung walang, yung malalaman sa gitna. Ito solid sheet po, ito solid sheet, polycarbonate solid sheet. Tingnan natin yung ano niya, yung lifespan niya kung ilan. 10 years quality lang si sincerity quality progress. Siyang naka-indicate na kung ilang years yung kanyang lifespan. Sa tansya ko magtatagal po ito dahil nga sa ano na materials, napakakuna talaga. Tapos ito po yung pinangano natin, sa pinangihipit niya, aluminum. Ito yung accessories niya. Sa sarap dito sa taas pagka lalo na pagka ano, gabi. Okay na rin po ito na bago. 60 by 120 ang talis po nito. Tapos papagawa na lang natin ito ng, ano, ng aluminum kitchen cabinet dito. Tempered glass na ilagay na. Dito lang ano, yung ilaw. Ganda, sarap po. Ayun yung lote ni Kuya Berhel Meneses. Shout out po.
Pauwi na po sila. Update lang po sila ngayon. Ayun na, 12 na. Ganda nito. Matinis na rin. Oh, ganda. Ganda-ganda. Yun lang pong aircon na hinihintay nating may lagay. Kasi magan pa sila, mag-chip pa sila. So habang nandito tayo, at least maano natin, marirepair. Ayun oh, ganda oh. Ayan, si Pan din, di po siya mag-update ngayon. Dahil tatabusin po niya to. Tapos mayroon pa pinababago si Kuya Herman dito. Ito, papalitan din po natin ng tiles to. Ang panong sa taas. Yung tiles, yung lababo doon na ginawa natin. 60 by 120 ang ilalagay natin dito. Tapos siguro ito lababo nito. Magiging gano'n lang. I-undermount natin tulad sa taas. Undermount. Ah, kapak na rin pala. Ano, parang ano, parang lichen. Marotong. Papalitan po namin yung center light next week. Bibiling ko na yung ilaw dito. Malinis, linis na. Linis na oh. Ito pong gulis na ito dito. Stainless. Yung stainless po halos sa triple na presyo dun sa ano, sa bakal. Triple. Medyo pricey. Ano naman po siya? Ang advantage naman dun. Ano na siya? Ang tawag dito. Less maintenance, hindi na siya pipinturahan, lifetime na siya, hindi na siya i-maintain na pintura. Yung bakal po kasi pagka hindi na maintain ng pintura, pagka nagkakalawang na, saglit na lang po, malulusaw na yun. Tulad niya no, tulad niya mga nasa labas. At least to, meron siyang bubong. So kailangan pagka medyo nagpipaint na yung paint, kailangan i-repaint yung mga bakal. Tapos yung gumagawa natin stainless, mag-straight din po sila. Pa yung ating polycarbonate. Ayan, tulad na sabi ko, kulang pa tayo ng isang rolyo. Alas yung sa taas, kumain po ng apat na roll. Nasa 40,000 megit, 45 yata. 45,000 yata isang rolyo. Ayan, continue sa Monday. Uwi na po tayo. Kapag uwi natin, tulungan natin yung gumagawa sa farm. Mag-welding tayo doon. Ganda. Go. Yeah, money. Automatic po to. Itong gate niya. Saan ba yung susi dito? Asan yung remote ng gate? Yung remote ng gate, nasan? Nasa kabila na? Yan yung palang gate. Mga boss, ano po yun? Remote. Hindi natin magsasara. Yan, remote po yan. Ayan yung kanyang motor. Stainless. Tara.